Ito na ang makabagong paraan ng pagbibigay ng impormasyon. Ito na ang makabagong paraan para ibigay ang ibang anggulo. Ito na ang makabago at mabilisang paraan ng pagbibigay ng opinyon. Kakaiba at nakasabay sa panahon mula sa mga nagbibigay ng tamang balita at tamang impormasyon. Ipinagmamalaking ibalik ng Aliw Broadcasting Corporation ang Siyasat. DWIZ Investigative Reports. Panoorin, pakinggan at i-follow ng live DWIZ AM Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Radyo Ronda AM Network. At watch it live sa Free TV Aliw Channel 23. At lahat ng reports nakapost online DWIZ News Facebook, YouTube, at NDWIZ TikTok accounts. Siyasat. DWIZ Investigative Reports. Ibabalita ang tama. Ipaglilingkod ang tama. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award sa aming mga natanggap 4-time Best AM Station Awardee. DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee. Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee. Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee. Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee. Bragi Braganza, pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod. At isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakarasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada, Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Headlines sa inyong Pasada Balita ngayong araw ng Martes, ika-19 na sa buwan ng Marso 2024. Pasada Balita! Pasunduan para sa rehabilitasyon ng NAIA, nilagdaan na pagsasaayos ng paliparan, iniutos mismo ni PBBM. Pasada Balita! Panukalang Economic Chacha, malabo pang maisalang sa plenaryo ng Senado ngayong Linggo. Pasada Balita! Init na panahon, lalo pang titindi ayon sa pag-asa, epekto ng El Nino lumalawak pa. Pasada Balita!
PNP inatasan ni Pangulong Marcos na mas tapangan pa ang kampanya kontra krimen. Pasada balita! Sa balitang pangalakalan, investment sa Clark Freeport, Pampanga umabot sa mahigit 44 billion pesos. Pasada balita! Sa balita sa ibayong dagat, state of emergency inireklara sa Iceland dahil sa pagsabog ng bulkan. Pasada balita! At sa balitang sports, dating PBA import na si Sean Chambers, bagong coach ng FEU. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapagatid balita, Johnny Banyes. Pasada! Balita! At sa oras na 7:00 na makalipas ang 7 ng umaga, atin ang pasadahan ang mga nagbabagang balita. Pasada balita! Asahan na ang maayos operasyon at pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport. Ito'y matapos nagdaan ang kasunduan para sa rehabilitasyon ng NAIA sa Malacañang na sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinirmahan ang concession agreement ni Transportation Secretary Jaime Bautista, MIAA General Manager Eric Ines, at San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang sa Kalayaan Hall. Kasabay nito ay natasan ni Pangulong Marcos ang mga opisyal ng consortium na ayusin ang mga problemang nagpabagsak sa imahe ng nasabing paliparan. Nabatid na nasa 170.6 billion pesos ang halaga ng proyekto at saklaw ng NAIA Public-Private Partnership Program ang lahat ng pasilidad ng paliparan kabilang ang mga runway at terminal. Kaugnay nito, layo ng programa na mapabuti ang serbisyo sa NAIA at karanasan ng mga bumabiyahe. Pasada balita! Pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang paglagda sa 170.6 billion pesos na public-private partnership concession agreement na inaasahang magpapaganda sa pasilidad at serbisyong hatid ng NAIA. Bukod kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin, kabilang din si Speaker Romualdez sa mga sumaksi sa paglagda sa nasabing kasunduan sa Malacañang kahapon. Lumagda sa kasunduan sina Transportation Secretary Jaime Bautista, MIAA General Manager Eric Jose Ines, at San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang. Kinilala rin ng leader ng Kamara ang sama-sama pagsisikap ng Administrasyong Marcos at ng pribadong sektor upang mapaganda ang pasilidad at serbisyo ng NAIA na makatutulong din sa pagpapaganda ng turismo ng bansa. Ang rehabilitasyon at operasyon anya ng NAIA sa ilalim ng PPP framework ay patunay ng hindi natitinag na commitment ng Administrasyong Marcos na ipagpatuloy ang pag-unlad ng transportation infrastructure. Pasada balita! Pinuri din ng National Economic and Development Authority ang dedikasyon ng pamahalaan sa patuloy na pagsuporta sa infrastructure development sa bansa. Ito'y matapos lagdaan ang concession agreement ng NAIA Public-Private Partnership Project. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, isang infrastructure flagship project ng Administrasyong Marcos ang NAIA PPP sa ilalim ng Philippine Development Plan. Binigyan din ang kalihim na dahil sa nasabing proyekto, tataas ang kapasidad ng paliparan at madaragdagan ng mga flight na magre-resulta sa mababang oras na paghihintay at mababawasan din ang mga posibleng delay. Pasada balita! Sa iba pang tampok na balita, hindi pa maisasalang sa plenaryo ngayong Linggo ang pagtalakay sa kontrobersyal na charter change. Ito ang kinumpirma mismo ni Senate Subcommittee on Constitutional Amendments Chairman Senator Sani Angara kung saan hindi pa tapos ang kanilang committee hearing para sa economic provision ng konstitusyon. Ito'y sa kabila ng pahayag ng mga kongresista na aaprobahan na nila sa kanilang final reading
sa kanilang version sa resolution of both houses number 7 ngayong Linggo. Patatanda ang minungkahi mismo ni Senate President Mig Subiri sa komite na makapagsagawa muna ng pagdinig sa ilang syudad ng Visayas at Mindanao para dito. Tiniyak naman ni Senator Anggara na magkakaroon pa ng butuhan ng mga senador tungkol sa nasabing kontrobersyal na panukala. Pagkakasada Balita! Samantala, umabot na sa 280 ang mga kongresista na co-author ng Resolution of Both Houses number 7. Ito naman ang inanunsyo ni House Deputy Speaker David Suarez kaugnay sa isinusulong na pag-amyenda sa ilang economic provision ng 1987 Constitution. Ayon kay Congressman Suarez, sa bilang pa lang ng mga kongresista, makikitang approved in principle na ang resolusyon na tanda ng kanilang pagkakaisa at suporta sa isinusulong na reformang pang-ekonomiya. Matatanda ang kinakailangan ng 3/4 votes para maipasa ang RH number 7. Pagkakasada Balita! Samantala, pasado na sa ikatlo tuling pagbasa ang Senate Bill 2572 o ang panukalang pagtatatag ng Bulacan Special Economic Zone and Freeport. Sa naging butuhan, 22 senador ang pumobor, walang tumutol at walang nag-abstain para tuluyang maaprubahan ang nasabing panukala. Una nang tiniyak ng sponsor ng panukala na si Senate Committee on Public Services Chairman o Chairperson Grace O na kanila nang tinugunan. Ang mga concern ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang bersyon ng panukala na ipinasa noong 18th Congress. Umaasa naman ang senador na makakahikayat ito ng mga maumunan sa bansa at makagagawa ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Inaasahan din ni Senator Poe na ang panukalang Bulacan Eco Zone ang magiging modelo hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong Asya. Pagkakasada Balita! Sa oras na 14 minuto na makalipas ang 7 ng umaga, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Vice President Sara Duterte pinag-iingat sa mga dadaluhang prayer rally. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Dapat maging maingat sa pagpili ng mga dadaluhang paghitipon o event ang Vice Presidente gaya ng prayer rally. Ito ang babalanga ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez kay Vice President Sara Duterte dahil sa posibilidad na magbigayan niya ito ng wrong signal sa taong bayan. Kaugnay ito sa pagdalo ni VP Sara sa prayer rally bilang suporta sa kaibigan nitong si Pastor Apollo Kibuloy na pinatawan ng contempt ng Kamara at Senado dahil sa hindi pagdalo sa mapagdinig kaugnay sa prangkisa ng Sunshine Media Network International SMNI at iba pang mga kaso. Ang kay Suarez, mas nangibabaw kasi sa naturang prayer rally kung saan present ang Vice Presidente, ang pagtuto sa gobyerno ng mga individual na nandoon at mga banta na nakadirekta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anya dapat bigyang importansya ng Vice Presidente ang pagkakaisa at pagtulungan sa loob ng administrasyon bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan at nag-isilbing caretaker ng Pilipinas tuwing nasa abroad si PBBM. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang Metodong Lakas, TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagkakasada Balita! Samantala, ipapasang resolusyon hinggil sa economic kachacha ng Kamara dapat sa Senado at hindi sa COMELEC idiretso. Detalye mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Sa Senado dapat ipadala ng Kamara de Representantes ang kopya ng aaprubahang resolution para sa charter change. Reaksyon ito ni Senate Subcommittee on Constitutional Amendments Chairman Senator Sani Anggara sa naging pahayag ni House Majority Leader Manix Dalipe na idiretso nilang isumite sa COMELEC ang Resolution of Both Houses number 7. Oras na ito'y ganap nang maipasa ng Kamara dahil wala naman anya itong pupuntahan. Sinabi ni Anggara na sa kanyang pagkakaunawa,
Batay sa proseso na bicameral system ng Kongreso, dapat na isumite sa kabilang kapulungan ng anumang resolution o panukalang batas na inaprubahan ng Senado o Kamara. Ibig sabihin, anumang resolution o panukala na pagtitibayin ng Kamara ay dapat na itransmit sa Senado at hindi sa COMELEC. Ganito naman anyang ginagawa noon pa sa mga naturang resolusyon maging sa iba pang panukala patungkol sa tsa-tsa. Samantala, kung sa Kamara ay lusot na sa ikalawang pagbasa ang kanilang version ng economic tsa-tsa, sa Senado ay walang nakaschedule na pagdinig ang Senate Subcommittee on Constitutional Amendments para sa resolution of both houses number 6 ngayong Linggo o bago mag-adjourn ng sesyon. Ang kay Angara, isasalang muli nila sa pagdinig ang economic tsa-tsa pagkatapos na ng Holy Week break dahil inuna muna nilang talakayin at aprobahan ang mga LEDAC bills bago mag-session o mag-break ang session sa March 23. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, isinusulong na rehabilitasyon sa paliparan dumaan sa tamang proseso ay mismo ay Pangulong Marcos. Itali mo na kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sinusulong na rehabilitasyon ng pangunahing paliparan sa bansa ay dumaan sa masusuring pagsusuri at tamang proseso. Ito'y naganap sa pamagitan ng Public-Private Partnership o yung PPP Project Concession Agreement na nilagdaan sa pagitan ng gobyerno at ng San Miguel Corporation. Sa kanyang pahayag, sinabi ni PBBM na bagamat naaprubahan ang nasabing agreement bilang isa sa pinakamabilis na PPP proposals, ito naman ay dumaan sa maingat na pagsusuri at tamang proseso. Ipinahayag din ni Pangulong Marcos na ang proseso ay sumusunod sa kinakailangang transparency at nakabatay sa pinakamataas na international best practices. Bilang bahagi ng agreement sa harap ng gagawing rehabilitasyon at pagpapalawak sa kapasidad ng Manila International Airport na batid ng SMC ay magbabayad na mahigit 1 trilyong piso sa pamahalaan sa loob ng susunod na 15 taon. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, patuloy na makararanas ng mainit na panahon ang bansa, partikular na sa Metro Manila, dahil sa inaasahang pagtatapos ng Northeast Monsoon o amihan ngayong Linggo. Ito ayon mismo kay Ana Solis, jefe ng Climatology and Agrometeorology Division ng PAGASA. Anya, asahan na ang mainit na panahon ngayong Holy Week at sa pagsisimula ng Abril na tatagal hanggang buwan ng Mayo. Una nang sinabi ni Binibining Solis na abuti ng higit 40 degrees Celsius ang init factor na mararanasan sa bansa, lalo na sa Metro Manila pagpasok dulot ng epekto ng El Nino phenomenon. Paalala naman ng mga health expert sa publiko na mag-ingat at huwag lalabas ang tahanan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon kung wala namang mahalagang lakad at ugaliing uminom ng tubig para makaiwas sa dehydration at magsuot ng mga preskong damit para hindi masyadong makaramdam ng matinding init. Pasada Balita! Umabot na sa 1.75 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel De Mesa, 8 rehiyon ang naapektuhan ng tagtuyot, partikular ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Sokcergen. Napinsala ng El Nino ang mahigit 32,000 hectares ng mga pananim na nakaapekto sa halos 30,000 mga magsasaka. Iniulat din ng Agriculture Department na naapektuhan ng nasabing fenomeno ng produksyon ng palay, mais at mga high-value crop. Pasada Balita! Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na paitingin pa ang paggamit ng teknolohiya para sa pagprotekta sa mamamayan kontra cybercrime. Ayon kay Pangulo o sa Pangulo, lahat ng uri ng paglabag sa digital transaction
ay makakasama sa kapakanan ng publiko at national interest. Bukod dito, nagiging biktima rin anya ng mga cybercriminal ang mga inosenteng kabataan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanilang dignidad at pagsasamantala sa kahinaan ng mga senior citizens para manakaw ang kanilang ipong pera. Kaugnay nito, iginit pa ni Pangulong Marcos na hindi dapat hayaang mamayagpag ang electronic pickpocketing na may tuturing na digital equivalent ng bug snatching. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy pang palalakasin ang anti-crime o anti-cybercrime campaign at cybersecurity kaakibat ng pagsasanay sa puwersa ng pamahalaan sa paglaban sa cybercrime. Pasada Balita! Samantala, ibinida rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking pagbaba ng bilang ng mga krimen at human rights violations sa bansa. Ayon sa Pangulo, nangalahati ang mga insidente ng paglabag sa karapatang pantao noong 2023 kung ikukumpara ito sa naitala noon namang 2022. Bukod dito, ipinagmalaki rin ng Pangulo na 98% crime clearance efficiency noong nakaraang taon na naipagpatuloy pa sa unang dalawang buwan ng 2024, habang mas kakaunti na rin ang mga naitatalang kaso ng theft, robbery, carnapping, rape at physical injury. Binigyan din ng Pangulo na ito ang patunay ng pamamayagpag ng rule of law sa demokrasya at pagsisilbi ng hustisya at nagawa ang lahat ng ito nang hindi gumagamit ng legal shortcuts o pagmamadali sa proseso. Pasada Balita! Samantala, naharang ng Bureau of Customs Manila International Container Port sa pamamagitan ng Customs Intelligence and Investigation Service ang shipment ng balikbayan boxes mula Thailand na naglalaman ng 63.5 kilograms ng high-grade marijuana o kush at 700 pieces ng disposable vapes. Nasabat ng mga customs agent ang mga illegal na droga sa tulong ng Philippine Drug Enforcement Agency matapos mag-issue ng alert order ang Office of the District laban sa kontrabando. Inarerto ang kolektor batay sa kanilang nakalap na intelligence report. Sumailalim ang shipment noong March 5 hanggang 8 sa 100% physical examination kung saan nakumpirmang illegal na droga nga ang nilalaman. Pinuri naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang mga kawani ng adwana maging ang PDEA sa patuloy na pagtalima sa direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya kontra illegal na droga sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga pumapasok na shipment sa lahat ng border of entry ng ating bansa. Pasada Balita! Oras, 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita! That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat.
tumawag sa 866-2588 para sa detalye. PhilHealth para sa bawat Filipino. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Appraisal and quick processing. Avail of a City-State Savings Bank Jewelry Loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Ito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinion at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad ng Law bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Drunasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ. General Santos. KCC 30 million Rumble number is back. Two ways to win big. Una, up to 3 million pesos ang pwedeng mapanalunan sa iyong 3-digit entry monthly.
Pangalawa, 3,500 winners ang panalo ng shopping rewards. Every weekly draw, shopping lang sa KCC Department Store at KCC Supermarket with your KCC bonus card para maglaro. KCC 30 million Rumble number. KCC Department Store, more choices. KCC Supermarket, pinakabarata. Oras po ang 32 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Tayo po'y pinalad na makakausap ang political analyst na si Professor Romel Banlawi. Professor Banlawi, good morning. Johnny Banyes po ito. Alright. Aha. Alright. Sinikap po nating makausap at pipilitin nating makausap si Professor Banlawi. May kaugnayan ito dun sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In English, ang sabi niya is, I opposed handling drug menace in a violent way. Ang gusto ko lang malaman dito is bakit, anong pinag-ugatan at anong pinaghugutan ni Pangulong Marcos para sabihin niya ito. Kasi alam naman natin na noong nakarang administrasyon, ay maituturing na madugo ang naging drug war dahil nga sa pangako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte before na kanyang natatapusin ang gyera sa illegal na droga sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan. Alright, nasa linya na po ang political analyst na si Professor Romel Banlawi. Professor Banlawi, good morning. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Prof? Hi, good morning, John. Good morning po sa lahat. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Una-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na makausap kita kasi matagal na kitang napapakinggan nung ako po'y nasa field pa. Kung inyong matatandaan, madalas kang nagiging guest ni Kuyang Eric San Juan na namayapan po yung Eric San Juan. Ayoko, ang ating kaibigan, the late na kaibigan, malamit na ang kanyang kaluluwa. Then sa isang hotel sa QC, di po ba? Weekly yun. Opo, na-miss ko na po yung ating kaibigan na yan. Anyway, Professor Banlawi, ang binabanggit ko kanina, ano ba ang dating sa'yo nitong naging pahayag ni mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinasabi niya, in English, I opposed handling drug menace in a violent way. Bilang isang political analyst, may nakikita ka bang malalim na pinaghuhugutan ng Pangulo sa... Maari bang ito'y sa dating administrasyon o sa nagkataon lamang na naging madugo yung hakbang ng dating administrasyon kontra sa illegal na droga, Prof? Dahil po nagmula yung statement na yan kay Pangulong Bongbong Marcos, ay maraming meaning na marami siyang pangkahulugan yan. Mm-hmm. Pwedeng tira niya yan sa dating Pangulong Duterte dahil very sour ngayon ang relasyon ng dalawa. Opo. At pangalawa ay pwede rin nating tingnan na seryosong kritik yan sa drug war na isinagawa ni Pangulong Duterte. Pero para sa akin po, bilang chairman ng Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, inoopose ko po lahat ng paggamit ng dahas. Mm-hmm. Dahil ako po naniniwala na hindi po nakamainam ang paggamit ng dahas at meron mang paggamit ng dahas, yun po yung tinatawag ko na commensurate and legitimate use of force. Mm-hmm. Kumbiga ba, commensurate and legitimate. Mm-hmm. Ngayon sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailangan ng dahas, sumasang-ayon po ako diyan. Dahil pa nung isinagawa ni Pangulong Duterte yung kanyang drug war noong 2016, ay isa na po ako sa nagdaglathala ng isang report kung saan ipinakita ko na dapat tinitingnan natin yung issue ng droga sa Pilipinas sa dalawang perspectives. Mm-hmm. Yung unang-una, yung perspective ng mga users na nagko-commit ng violent crime at mga users na hindi nagko-commit ng violent crime, kumbaga, user lang sila, ang inaabuso lang nila yung sarili nila. At ang aking recommendation sa mga users na ang sinisira lang nila ay ang kanilang katawan, yan po ay kinakailangan ng treatment, medical treatment. Pero yung mga users na nagre-resort sa mga violent activities like arson, murder, homicide, kidnapping at iba pang violent activities, kailangan po natin yan ng law enforcement. Ang nangyari po nung drug war,
ay na-emphasize po ang law enforcement, okay? And undermining medical treatment. Para sa akin po, dapat ma-discriminate po, magkaroon po tayo ng isang database kung saan may papakita natin kung sino ba ang mga users na hindi nagko-commit ng violent crime at mga users na nagko-commit ng violent crime. All right. Yung mga users na nagko-commit ng violent crime, kailangan talaga ng strong law enforcement measure dyan. Apo. Prof. Balawi, sa pagsasabi mong yan, alam ko na na disagree ka dun sa ginawang sobrang lupit, so to speak. Opo. Pero sa palagay niyo po ba, sa naging hakbang ng dating administrasyon, napagwagian ba ng gobyerno ang gerang ito laban sa illegal na droga? Sa ngayon po, ay kung titingnan po natin yung naging resulta, ay balik na naman po sa negosyo yung mga tao na involved sa drug trade. Alright. As usual po sila ngayon, at ang problema po ng droga sa Pilipinas ay bumabalik na naman sa predator Duterte level. Kasi ang nangyari kasi nung panahon ng Pangulong Duterte ay hindi talaga tuluyang nabuwag yung mga organized crime na involved sa drug trade. At yun po ang ating problema. Saka ang problema po ng droga sa Pilipinas, hindi lamang po siya local, kundi transnational din po siya. So hindi talaga natin mapipigilan yung drug problem sa Pilipinas kung walang cooperation with other international organizations and other nations. Alright. Yung nga po, transnational organized crime po ang drug problem. New Jollibee Crunchy Chicken Sandwich. Crunchy. Tasty. All that sarap in every bite. New Jollibee Crunchy Chicken Sandwich. 59 pesos lang. Why, Maya? One, it's the number one digital bank app. Two, get up to 14% interest. Three, get this globally accepted Maya card for free. Four, five, dami na naman ito. And to mensurate. Ibig sabihin po na legitimate na ayon po talaga sa international law yung paggamit ng dahas dahil inaallow naman po yan under international law, especially within the concept yung international humanitarian law and international human rights law. Tapos to mensurate, dapat hindi naman po, dapat yung paggamit ng dahas ay dapat akma doon sa threat na kinakaharap mo. Hindi po excessive. Hindi excessive yung use of force. Ang nangyari po kasi, may mga instances during the drug war of President Duterte na nagkaroon po ng excessive use of force at hindi po naging commensurate sa drug threat na kinakaharap niya. Yun po ang naging problema. At yun po ang naging basihan kung bakit inireklamo si President Duterte sa ICC. At yun din po ang kadahilanan kung bakit may mga pulis na kinakasuhan dahil nga nagkaroon ng abuse at excessive use of force. Opo, may na-quote pa nga po, di ba? Opo, may na-quote pa nga, Professor, na sinabing pagka ang suspect ay hindi lumaban, palabanin. Tama po ba? Diba? Ang under international humanitarian law po, pag ang suspect ay hindi naman armado at hindi lumalaban, ay hindi dapat gamitan ng lahat. Alright. Medyo, so sa tingin niyo mas okay ito na hindi kaya mami-misquote ito ng pambansang pulisya, Professor Balawi, na sinabing mas tapangan ang war on crime na utos si Pangulong Marcos? Ang ibig sabihin po niya, pag sinabi po mas tapangan, ay mas gamitin yung dahas. Hindi po, pag hindi mas gamitin ang dahas. Alright, kasi so malinaw. Po, may batas naman po sa paggamit ng legitimate force at dapat palakasin natin yung paggamit ng batas na yan. Hindi po yung paggamit ng dahas. Yung paggamit po ng dahas, kung illegitimate, coercive, and abusive, ay tututulan po natin yan. Alright. Tayo po ay handang magmarcha sa street para tutulan po yung ganyang klaseng measure. Opa. Okay. Prof, talon ako sa ibang issue na medyo controversial din. Yung pag-allow ng PNP sa mga civilian na magmay-ari ng mga firearms, na mas high-powered firearms, rifles. Ako po. Napaka problematic na issue po yan dahil nga magkakaiba po tayo ng teorya. Ganito po para mas maintindihan po natin yung issue ng gun ownership. Sinasabi kasi sa isang theory na lahat ng mga mababait na tao, responsible na tao ay dapat magkaroon ng right na mag-own ng gun dahil responsible pan sila. Owner. Sila. Kaya pag ginamit nila yung kanilang armas.
armas ay responsible nilang gagamitin yan for purpose of defense. Uh-huh. At yan po ay makakadeter ng crime. Kasi ang nangyayari kasi under our situation, yung mga irresponsible na tao may access sa gun at ginagamit nila yon irresponsibly. Kaya walang sitwasyon para i-defend ng mga responsible people yung kanilang sarili. Uh-huh. Kaya ang sabi po nila, yung mga responsible gun owner ay dapat magkaroon din ng armas para ma-defend nila yung sarili nila laban sa mga bad people. Uh-huh. So, yung kinasabi kayo dapat ay gaming karapatan ang mag-own ng gun. Uh-huh. Dahil kay karapatan yun ng mga responsible citizen. Uh-huh. At yung mga irresponsible citizen ay dapat ay gamitan sila ng deterrence force ng mga responsible citizen owning gun. Pero ito naman yung argument ng iba. Dahil nga responsible na sila, hindi na feel sila dapat mag-own ng gun. Ang kailangan nilang talaga ay pangsahan yung mga bad people using gun responsibly. Uh-huh. Mamatindi po yan. Pero ako po ay against po ako sa gun ownership, personally po. Hindi po malulutas ng dahas ang anumang problema sa lipunan po. Mm-hmm. Ang problema po sa lipunan ay malulutas sa pamamagitan ng batas. Mm-hmm. At sa sobrang dami... Kailangan lang pong ipatupad po opo, ng tama. At sa sobrang dami ng batas natin, eh karamihan hindi na nga ho na ipapatupad ng tama at nadaragdagan opo. Pa. Ito po ang problema natin. Ang problema po natin ngayon ay ma-address ng ating law enforcement authorities yung proliferation of small arms and light weapons sa bansa po natin. Alam niyo po ba na 800,000 unregistered firearms sa buong bansa. Wow. So, yan po ay conservative estimate. Uh-huh. So, kasi po marami pong mga armas ang di po na-rehistro at marami po nagpo-proliferate na small arms and light weapons po sa bansa natin. At yan po ang nag-arm ng mga criminal groups at mga non-state armed groups. Kaya dapat ma-address ng ating kapulisan at ng ating law enforcement authorities yung continuing proliferation of small arms and light weapons. Alright. Dahil sa inyong pagkakataon, Professor Banlawi, mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, Prof. Opo. Ako po naniniwala na ang batas po ay in-establish para po bigyang solusyon yung mga problema natin sa lipunan. Uh-huh. Ang dahas po ay hindi po makakalutas ng problema yan. Mm-hmm. At kung meron mong paggamit ng dahas, meron pong tinatawag tayong legitimate and commensurate use of force. At yun po ang dapat nating i-uphold. Yun lang po. Maraming salamat. All right. Sa uulitin, Professor, ha? Huwag tayo magsawa. Ha? Kung may mga pagkakataong dapat pag-usapan. Maraming salamat, mabuhay ka. At, at salamat, i-remind mo ako kay Ka-Eric. Oo, namiss ko na rin yung mama ngayon eh. Alright, thank you, okay. Prof. Good morning. Ingat. Thank you, God bless. Bye-bye. Okay. Alright. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, ang political analyst na si Professor Romel Banlawi. Samantala, sa iba pang naglalakihang balita sa inyong pasada balita, mas maiging ipaubaya na lamang sa Senado ang pag-aresto kay KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang sinabi ni One Rider Party List Representative Rods Gutierrez na siyang pangunahing may akda ng panukalang pagpapawalang visa sa prangkisa ng SUG Media Corporation o mas kilala sa tawag na Sunshine Media Network International o SMNI. Paliwanag ni Congressman Gutierrez, may pending detention order si Pastor Quiboloy sa Senado at nagpapatuloy pa ang pagdinig nito sa mataas na kapulungan. Habang tapos na ang House Committee on Legislative Franchises, ang pagdinig at naaprubahan na rin ang panukala sa ikalawang pagbasa, kaya't mas akmang Senado na ang humawak ng kaso ng nasabing pastor. Pasada balita! Samantala, dapat ipaubaya na lamang sa korte ang paghawak sa mga alegasyon laban kay KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy. Ito naman ang mungkahi at payo ni Senator Aimee Marcos sa mga kapwa senador dahil hindi niya nais magamit ang Senado, lalo't hindi naman in aid of legislation ng investigasyon sa mga criminal allegation laban kay Pastor Quiboloy tulad ng sexual abuse. Ipinunto pa ni Senator Marcos na hindi prosecutorial
ang mataas sa kapulungan kaya't dapat ipaubaya sa korte ang mga reklamo laban sa naturang religious leader. Bukod sa mabibitin lang ang Senado, sinabi pa ng presidential sister na hindi niya nais mapahiya ang mataas sa kapulungan. Inihalimbawa ni Super Ate ang kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee kung saan sinabi ng Supreme Court na, quote-unquote, hindi dapat makialam ang Senado rito. Pasada Balita! Hoy, oras natin! This Time Check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Hoy, 13 minuto na lamang, 8 a.m. na. That Time Check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Pasada!